So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban na naganap sa bansang Japan, tagumpay pong nadepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang WBO Super Flyweight World Title kontra sa Mexican challenger na si RJ Cortez. Tinalo po ni Junto Nakatani ang Meksikano via unanimous decision. Tatlong beses nga pong pinabagsak ni Nakatani itong si Cortez. Dalawang beses sa round 6 at isang beses sa round 9. Pero nakarecover itong si Cortez mga tol at umabot hanggang round 12. Dahil dyan mga tol, nananatili pa rin pong world champion si Nakatani at wala pa rin po siyang talo. Umabante na ang record niya sa 26 wins and no losses. Habang ito na ang pang-apat na talo ni Mexican RJ Cortez, bumagsak na ang record niya sa 25 wins, 4 losses and 2 draws. Samantala, sa naganap naman po na main event ng laban, tagumpay na nadepensahan na nga po na si Kenshiro Tirai ang kanyang dalawang titulo, ang WBC at WBA light flyweight. Tinalo niya ang challenger ng South Africa na si Hickey Budler sa kanilang 12 rounders bout via technical knockout sa round 9. Hindi po kinaya ng dayong boksingero ang lakas ng kampiyon. Dahil dyan mga tol, napanatili pa rin po ni Tiraji ang kanyang titulo. Umabante na ang record niya sa 22 wins and only 1 loss. Habang bumagsak naman ang record ng South Africa na si Budler sa 35 wins and 5 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, Luis Pantera Neri sumagot na kay Naoya Inoue tungkol sa pahayag ni Inoue na gusto daw siyang labanan nito sa Super Bantamweight Division. Tungkol sa pahayag ni Inoue na isa daw siya sa gustong labanan ni Inoue. Kung matatandaan mga tol, sinabi ni Inoue na pagkatapos ng laban niya dito sa kababayan natin na si Marlon Tapali sa December para sa Undisputed Clash, susunod umanong labanan ni Inoue ay sina former 3 Division World Champion Jandrel Casimero, Luis Neri at Murudyun Akmadaliev bago siya umakyat ng featherweight. Paliwanag ni Luis Neri mga tol sa latest post nito sa kanyang Twitter, nandyan lang daw siya at maghihintay kay Inoue. May mga nabasa naman po tayo sa comment section mga tol na patutulugin lang umano siya ni Inoue kapag nagkaharap sila. May nagsasabi din na lahat umano ng nabanggit ni Inoue na lalabanan niya sa Super Bantamweight, lahat daw yan tatalunin lang daw ni Inoue. Meron naman ang naniniwala mga tol na war daw ang mangyayari mula round 1 hanggang matapos ang round kapag naglaban daw si Inoue at Luis Neri. Sa kabilang dako naman mga tol, Takuma Inoue, minaliit ang kababayan natin na si former IBF Super Flyweight World Champion Jarwin Angkahas. Paliwanag ni Takuma Inoue mga tol, mas mabilis umano siya at may taktika at mas magaling kumpara dito kay Angkahas. Pangmamaliit pa ni Takuma, kulelat din umano si Angkahas pagdating sa usaping stamina dahil mas dihamak na may stamina umano siya kesa daw kay Angkahas. Sa November 15 na nga po ang laban nila mga tol na magaganap sa bansang Japan. Kailangan madumina ni Angkahas itong si Takuma o kaya naman pabagsakin niya ito para makuha ni Angkahas ang panalo. Marami naman ang umaasang mga Pinoy fans mga tol na kayang-kaya ni Angkahas itong si Takuma, lalo pat hindi naman umano ito kagaya ng kapatid niyang si Naoya Inoue na malakas. Sa nakikita din natin mga tol, magalaw talaga itong si Takuma Inoue at madiskarte sa laban. Pero pagdating sa lakas, hindi talaga maikukumpara ito kay Naoya Inoue. Sana nga po mapabagsak ni Angkahas itong si Takuma para sure win tayo.